usapan ho muna natin saglit ito pong 29 na mga barangay officials o barangay chairman na binibigyan po ng 48 hours o dalawang araw ng DILG para sagutin kung bakit hindi nila na-implement ng maayos yung tinatawag na lockdown or enhanced community quarantine dahil maraming kababayan nila ang palakad-lakad at pag-alagala sa kanilang barangay. Nasa linya si Undersecretary RJ Echeverry ng DILG. Magandang umaga, Yusek Echeverry, sir. Magandang umaga at mabuhay niyong programa, Ka Erwin. Opo. Sir, ito pong 29 na barangay officials na ito, barangay chiefs kung tawagin or kapitan, ay binigyan po ng 48 hours ng DILG para tugunan kung bakit hindi nila na-implement ng maayos itong tinatawag na lockdown or ECQ, Yusek? Yes, binibigyan ho namin sila ng show cause order. Opo. At titingnan namin kung reasonable naman ang kanilang magpaliwanag. Aha. Kung hindi reasonable at nakita namin talagang may negligence, maaari na ho namin sampahan sila ng kaso sa ombudsman for dereliction of duty. Mm-hmm. A good example, in the city of Caloocan, mm-hmm, understandable naman kasi napakalaki ho ng bagong silang, 176. Uh-huh. Kasama ho sa binigyan ng show cause order. Opo. Kasunod doon yung barangay Camarines ng 178. Mm-hmm. These two barangays, eh, parang sinlaki na rin ng munisipyo. Mm-hmm. That's why sabi ko nga, talagang mahirap. Mm-hmm. Mahirap talagang i-maintain ang peace and order, lalong higit sa mga barangay sa malalaki, gaya rin sa Quezon City at sa bandang Maynila. Right. Pero kung mapapansin nyo naman ho, no, lahat ng mga reports na to ay galing rin sa social media. Okay. May mga video na ipinakita, uh-huh, hindi lang reklamo sa aming hotline, kundi mga video. So, uh-huh, ito lang naman ho, binibigyan lang ho namin ng pagkakataon sila magpaliwanag. At kung ito naman ay reasonable at sa tingin naman namin wala namang intensyon na pabayaan ang sitwasyon, maaari naman ho namin pagbigyan. Pero ito ay proseso na ginagawa namin para tingnan at tugunan yung mga hihinaing ng mamamayan kasi baka isipin nila sumbong lang sila ng sumbong sa hotline, padala ng reklamo, hindi ho namin inaaksyonan yung mga hinaing nila. Ito ay isang proseso lamang para bigyan ng confidence ang publiko, ibigay alam sa amin yung mga kakulangan ng ating ibang mga local government officials. O paano, sir, kung mapatunayan nga na naging pabaya si chairman o mga opisyalis ng barangay? Ano po ang kaakibat? May kaparusahan po ba ito? Suspension ba o pagkasibak sa pwesto, Yusek? I think we have filed it in the ombudsman. No? Ayo. Part of the basis is the dereliction of duty. Apo. And refusal to follow unlawful order. Apo. So these are legal basis for the ombudsman to determine whether or not there's probable cause for further investigation and perhaps preventive suspension while investigation is undergoing. All right. Yusek RJ Echeverry ng DILG, sir, maraming salamat sa panahon. Stay safe and stay healthy, Yusek. Thank you! No, puro healthy na masyado. Stay healthy. Safe na lang, safe. Thank you. Thank you safe po. Na lang. Thank you.